Itinangging ni dating Marikina Mayor at ngayon ay Kongresista Bayani Fernando na sangkot siya at ang kanyang kumpanya sa ginagawang reclamation sa Marikina River. Sa kabila niyan, ang lokal na pamahalaan na Marikina ay pinag-aaralan na kung may pananagutan ba ang kumpanya ni Fernando sa malawakang pagbaha sa lungsod ng pananalasa ng bagyong Ulysses. Nakatutok si Maki Pulido. Ang pagtatambak ng lupa sa bahaging ito ng Marikina River sa tapat ng Provident Village at Sitio Holandes Industrial Valley Complex ang isa sa sinisisi ni Mayor Marcy Chodoro sa malalim na pagbaha sa Marikina. Dahil sa ginagawang land reclamation sa ilog, kumipot daw ang dinaraanan ng tubig. Ang makikinabang daw sa reclamation project, ayon kay Chodoro, ang property doon na tinatawag na BF City na pagmamay-ari umano ni Congressman at dating Mayor Bayani Fernando. Hindi tinatanggi ni Fernando na may lupa siya sa kabilang bahagi ng ilog sa Provident Village. Nirerentahan naman daw niya sa Marikina City ang lupang nasa tapat ng City Holandes. Pero hindi raw siya ang nagtatambak. Bahagi raw ito ng flood control project ng DPWH na road dike o dike na may madaraan ng kalsada. May nasakop pa nga raw ang DPWH sa lupa niya. Hindi yan pinapalapad. Nabawasan pa nga ng public was dahil minimente na yung kalaparan ng ilog na yun na kinakailangan. Kaya nga sila ay pumasok pa doon sa aming pag-aari. Road dike yun eh. Kapunta ng Pasig yun. Yan ang ginagawa nila sa buong ng ilog Marikina, nilalagyan nila ng kalye magkabi-kabila na pampang. Tagus yan hanggang San Mateo yan, hanggang Pasig. Para tuloy-tuloy ang daloy ng tubig sa Marikina River, sabi ni Fernando, kailangan ding bawasan ang kabilang pampang sa Sitio Holandes para maidiretso ang pakurbang bahagi ng ilog. Hindi nakakadagdag sa ano yun, sa pagbabaha. Hindi makakahalang sa tubig yun sapagkat yun na mismo ang ay kasunod na nung plano dyan sa buong lugar na yan. Na ako'y katulong na sa paggagawa ng plano na yun. Nang aming hinga ng reaksyon, inulit ng DPWH sa GMA News na wala itong isinasagawang reclamation project sa Marikina River. Ang ginagawa daw nito ay ang Pasig Marikina Flood Control Project para sa pagpapalawak at dredging ng Marikina River. Hindi sang-ayon si Mayor Chodoro sa isinasagawang reclamation. Nababawasan na nga raw ang lapad ng ilog, natatambakan pa ang floodplain o ang natural na daluyan ng tubig sa Marikina River. Tulad nitong sa tapat ng Sitio Holandes na bago matambakan, nadadaluyan ng tubig. Meron tayong kinuhang velocity, measurement ng velocity ng water current. Ang tanong, bago dumating yung BF City, mabilis yung current, on the average 2.8 meters per second. Pagdating doon sa tapat ng BF City, naging 1.9 meters per second. Pagkalagpas ng BF City, papunta sa Manalo Bridge, 2.9 meters per second. Ang makikinabang lang daw sa road dike na ito ay ang BF City. Sino DPWH? Upon his initiative as the congressman, nagpagawa mo ng kalsada sa lupa mo. Diba? Sino nakinabang? Hindi yung may-ari nung lupa. It's a conflict of interest. By definition, it's a conflict of interest. Being a public official, building a public road in your private property. Pinag-aaralan ng Marikina LGU ang legal liability ng BF Corporation sa lawak ng idinulot na pinsala ng pagbaha sa syudad. Pero ginigiit ni Fernando na wala silang legal liability. Kung may dapat daw sisihin, ito ang Manalo Bridge sa may Manggahan floodway na nagpakipot ng dadaluyan ng tubig mula Marikina River patungong Pasig River. Tawag ay Manalo Bridge ay nakaharang sa tubig. Sapagkat yun ay walang naiwan doon kundi 50 metro na lapa kalaparan. Maki Pulido, nakatutok, 24 Oras.